Celan, offensive rebound. He goes up short, follow up na naman. Second serving for Celan, showing his muscle there. Isa ka din ba sa mga nagtatanong kung kamusta at nasaan na nga ba ang tumatak din dahil sa mga paboarding na tira noon? Walang iba, kundi si Mark Celan. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong naging successful sa basketball mula college hanggang PBA. Mula nga sa pagiging backup player sa PBA ay unti-unting umukit ng pangalan sa liga. Nasaan na nga ba ito ngayon? Halika! Samahan mo kung talakayin ang buhay ng inside-outside forward center, walang iba kundi si Mark Celan. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Ang tubong Santa Maria Isabela na si Mark Clemens Celan ay ipinanganak sa araw na ito, January 12, 1976. Nagsimula ang basketball career ni Mark Celan na maglaro ito sa UAAP para sa koponan ng De La Salle University mula 1993 hanggang 1997. Sa La Salle ay pinamalas na agad ni Celan kung gaano ito kahusay sa basketball, dahilan para tanghaling 1993 UAAP Rookie of the Year at two-time UAAP MVP. Matangkad, mabilis, kayang pumukol both inside and outside the paint ay naging malaking tinik talaga si Celan sa mga nagbabantay sa kanya noon. Napakasolido man ang laro para sa La Salle ay hindi naman pinalad na makakuha ng kampyonato si Celan sa UAAP. Habang naglalaro para sa koponan ng La Salle ay ilan naman sa mga naging kakampi noon ni Mark Celan, sina Jason Webb at Don Carlos Aliado. Naglaro din si Celan sa PBA para sa koponan ng Stag Pale Pilsen na kalaunan ay naging Tanduay, kung saan parte ito ng nakumpletong Grand Slam ng Ram Masters. Sa koponan ngang ito ay naging kasangga ni Celan sina Eric Menk, Marlo Aquino at nooy head coach Al Francis Chua. Bumalik naman ang Tanduay sa PBA noong 1999 at isa si Mark Celan sa mga anim na players na binitbit ng Ram Masters mula sa original lineup nito sa PBL. Dahil backup lang noon ni Eric Menk at Sunny Alvarado ay hindi masyadong nakapagpakita si Celan para sa koponan ng Tanduay. Sa unang taon nga sa PBA ay meron lamang itong mga averages na 3.8 points at 2.3 rebounds a game sa loob ng nakukuhang 10 minutes na playing time. Makalipas naman ang isang taon ay na-trade na si Mark Celan papuntang Shell kapalit ni Vic Pablo. Dahil nga sa di gaanong impressive performance ni Celan sa Tanduay, ay marami noong nagulat at nagsasabing lugi ang Shell sa ginawang trade dahil maganda ang ipinapakita noon ni Pablo para sa Zoom Masters. Dito na nga pinatunayan ni Celan na tama ang desisyon ng Shell matapos magpakitang gilas sa unang taon pa lamang nito at magtala ng mga averages na 12.8 points, 6.8 rebounds, 1.2 assists at 1.2 blocks a game. Sinabi nga ni Nooy Shell head coach Perry Ronquillo na bigger version ni Vic Pablo Celan dahil bukod sa galing sa shaded lane ay maganda din ang shooting nito hanggang 3-point area at disente din ang depensa. Dahil nga sa impact sa Shell at ganda ng performance ni Celan ay hinirang itong PBA Most Improved Player taong 2000. Inamin naman ni Celan na nagpapasalamat siya at nailipat siya sa Shell dahil talagang nagagamit umano ito at kailangan niya pa nga daw magpakondisyon ng katawan para mas makasabay pa sa mas malalakas na mga PBA centers. Taong 2002 ay na-trade na papuntang Talk and Text si Celan kung saan naging malaking parte din ito ng success ng Phone Pals. Habang naglalaro para sa Talk and Text ay dito na natikman ni Mark Celan ang maging PBA champion matapos mapanalunan ang 2003 PBA All-Filipino Cup title. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Celan sina Don Belbelano, Bong Ravena, Harvey Curry, Jimmy Alapag at Darak Asi Taulapa. Lubos ngang napakinabangan ng Talk and Text ang husay ni Celan sa shaded lane, maaasahang 3-point shooting at kakayahang mag-dribble ng maayos kahit pa isang 6'6 center. Isa din sa mga tumatak sa mga PBA fans sa laro ni Celan ay ang hilig nitong tumira ng mga paboarding o bank shots. Isa ka din ba sa mga nakasakse ng kahit tuto ka na ay pinapadaan pa din ni Celan sa board ang tira nito? At nasaksihan mo din ba ang mga paboarding nitong mga 3-point shots? Patunay nga ng ganda ng performance ng isang Mark Celan sa Talk and Text ay ang pagkakasama nito sa 2004-2005 PBA Mythical Second Team. After naman ng 4 na taon sa Talk and Text ay napunta na si Mark Celan sa mga koponan ng Air 21, Coca-Cola,
Rain or Shine at nagbalik Talk and Text taong 2010. Kung sa Air 21 at Coca-Cola ay nakakapag-produce pa ng mga usual numbers sa talan, ay pagbalik naman nitong Talk and Text ay more on veteran presence na lang talaga ang naging role nito. Saktong-sakto naman ang pagdating ni Talan sa Talk and Text dahil nadagdagan uli ang kampyonato nito sa PBA matapos makuha ang 2010-2011 PBA Philippine Cup title. After nga ng stint sa Talk and Text ay dito na din tuluyang naglaho si Mark Talan sa PBA. Sa buong paglalaro naman ni Talan sa PBA ay mayroon itong career averages na 8.4 points, 5.6 rebounds, 1 assist at 0.7 blocks a game. Ayon sa mga articles na nababasa natin ay nakabase na ngayon si Mark Talan sa California. Madalas pa din ang pagbisita nito sa Pilipinas. Noong pumutok nga ang balitang may malubhang karamdaman ang kapwa PBA player na si Joey Mente, ay umuwi ng Pilipinas si Talan para gumawa ng paraan para kahit papaano ay makapag-ambag emotionally at financially para sa PBA Slam Dunk Champion. Kung hindi nyo pa po napapanood ay nagawa na po natin ng story si Joey Mente, ilalagay ko na lang ang link sa description box para mapanood nyo. Taong 2018 ay inorganisa ni Talan ang golf tournament para makalikom ng pera tulong para kay Mente. Naging successful nga ang tournament na ito at nakalikom ng 75,500 pesos na dinaluhan ni Nabong Ravena, Vin Season at The Phenom, Kiefer Ravena. Sa malungkot na balita naman ay iniwan na din tayo ni Mente noong August 2018 sa edad na 42. Huling balita ngang nabasa natin tungkol kay Mark Talan ay noong March 2019 kung saan bumusita uli ito sa Pilipinas para lumahok sa isang golf tournament kung saan naging first runner-up ito. Isa nga noon si Talan sa mga entertaining panoorin sa PBA dahil sa mga kayang gawin ito sa loob ng playing court. Kung ngayong era nga siguro naglaro si Talan, ay perfect ang playing style nito dahil isang 6'6 big man na bukod sa galing sa ilalim ay kayang pumukol sa 3-point area at may maasahang ball handling skills. Bukod nga sa all-around skills nito, ay nakakatawa din talagang mapanood ang hilig nito sa mga bank shots, mapa 2 points or 3 points pa man ang itinitira nito. Ikaw kadribol, ano ang pinaka naaalala mo kay Mark Clemens Talan? May gusto ko bang manlalarong gawan din natin ng story? I-comment below mo na yan at susubukan natin gawan yan sa susunod nating mga episodes. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod natin mga videos. Salamat!